Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano pagdikitin ang acrylic. Bago natin simulan itong video na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button dito sa baba. Pati rin yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. Saka, huwag mong skip itong video. Marami kayong matutunan. Simulan na natin. Let's go. Disclaimer lang guys, itong video na ito is not sponsored ng mga pandikit ng acrylic. Kung ano man ang papakita brand or kung ano man ang gagamitin kong pandikit sa acrylic, it means yun yung ginagamit kong pandikit sa mga projects ko. Pagpasensyaan nyo na yung mga tunog ng bakal, may ginagawa kasi dun sa may munisipyo, dun sa may labas namin. Nakikita nyo itong fade na to. Itong fade na to is gawa ng Tabas Guapo. Link dun sa description. Sheesh. Para mapagdikit natin yung mga acrylic, kakailanganin natin syempre ng pandikit. Ang ginagamit kong pandikit ngayon is Acrisol. Kung ikaw ay gumagamit ng chloroform, huwag nyong i-skip yung video. Dati rin akong gumagamit ng chloroform kaso wala lang akong mahanap na stocks. Same procedure lang naman kung paano pagdikitin si chloroform sa kasi Acrisol. Walang problema doon. Parehas lang sila ng procedure. Susunod, kakailanganin natin dito ng gunting. Ito optional lang to. And kakailanganin natin ng clamp. Kung kaya niyo na mahawakan ng kamay niyo, okay lang naman. Pero para mas mapadali yung trabaho natin, pwede tayong gumamit ng clamp. Saka ito pa, para mas mapadali yung trabaho, kailangan mo ng something na 90 degree para pagkapitan ng acrylic. Ito, DIY ko lang to. Dito natin ididikit yung acrylic. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Kakailanganin din natin syempre dito ng glass syringe o salamin na siringilya or salamin na injection. Kung ano man yung tawag nyo dito, basta glass syringe. Saka kakailanganin mo din ng acrylic. Paano mo pagdidikitin ng acrylic kung wala ka namang acrylic, di ba? Makes sense. For example, itong dalawang acrylic na to ay yung pagdidikitin ko. Ganito ko siya pagdidikitin, 90 degree. Ang una kong gagawin, since ito, exposed na siya, wala siyang nakadikit na film, ito, babawasan ko yung film niya. And, para maging exposed din yung acrylic. The reason why, hindi natin tatanggalin yung film na nandito, yung parte na nandito, para, for example, in case na may spills na nangyari or kumalat yung pandikit natin, hindi masyadong madami or mapigilan natin yung mga white stain. Balatan natin siya. Saan ako gugupitin? Yung sapat lang yung gugupitin natin. Ayan, so itong parte na to, exposed na siya. Ayan, kung nakikita nyo yung kintab. Itong parte na to, hindi. Hindi ko na to tatanggalin. Protection to sa ibang part ng acrylic na hindi naman natin lalagyan ng pandikit. So meron ako ginawa, nag-DIY ako para mapadali yung mga trabaho ko sa pagdidikit ng acrylic. Itong parte lang na to yung mahalaga. Itong sulok na to, 90 degree kasi yan. Yan yung tutulong sa atin para mapadali yung trabaho. Itong kinat ko kanina, ilalagay ko lang dito. Lalagyan ko syempre ng clamp. Pwede naman hawakan nyo lang actually kung wala kayong clamp. Ayan, basta wag lang magalaw yung kamay nyo. Pero para syempre, gusto ko madali lagi trabaho ko. Ayan, pwede ko lagyan ng clamp. And then, ito, ang kabilang part is ididikit ko lang dito. Lang, hanapin natin. Ayan, didikit ko lang siya dito. Saka ako didikitan ng pandikit. Salin ko muna yung pandikit. So ayan, ito pagdidikitin ko na, i-align ko lang ng maayos. Tapos, gamit ang glass syringe. Itong isang kamay ko is gagamitin ko pang diin. And then, gamit ang glass syringe, dahan-dahan kong lalagyan ng Acrisol. Itong edge niya na pagdidikitin ko. Tapos make sure ko lang napantay. Ayan. Ang sabi dito, 30 seconds fixing time niya, ibig sabihin pwede na natin bitawan, pero minsan hindi naman kasi nangyayari yun, lalo na kapag napadami ka ng lagay. Ang palatandaan lang na pwede mo na siyang bitawan is kapag natuyo na yung nilagay mo. Unti-unti naman na siyang natutuyo. Mabilis lang siya matuyo. Ang sabi dito, working time niya is 15 seconds, fixing time niya is 30 seconds, 80% of its strength is 24 hours. So, mamaya, after 24 hours, matigas na to. Pero tingin ko after 48 hours, nasa 100% na to ng tigas niya. Let's check yung gawa natin.
tanggalin natin yung film para makita natin yung loob niya. Wala pa tong 48 hours, 3 minutes pa nga lang yung ano eh, yung time na nakalipas after ko pagdikitin. Dahan-dahan lang kasi hindi pa siya masyadong matigas. Gusto ko lang makita yung dikit niya. So ito yung part na pinagdikit natin. Ayan, tingnan natin sa kabila. Malinis naman siya. Wala siyang white stains. Maganda yung pagkakadikit ko sa kanya. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Sana marami po kayong natutunan dito sa video na ito. Next vlog, paano naman idikit ang acrylic sa semento, sa kahoy at sa bakal. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na. Wala namang mawawala sa'yo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Peace!